natutupad na yung aking pangarap na makita ang Crisologo Street during sunrise. Ayan, okay, go kuya. So, ayan, nakita nyo. So, ayan, nagkukuha ng truck ng basura. Ayan. Sama na, si Noela may ang ganda, o, kasi ang ganda nung ano, nung ulap, blue. Blue siya sa picture. Kahit black siya sa, medyo black siya sa, ano, sa camera. So, nasa Bonifacio Street tayo. Ayan, Bonifacio Street. Yung ating hotel, ayan, mataas siya, mataas. 4 floors. Dito lang siya sa unahan na mababa. Ayan. So, ito yung parang unang, ano, version ng palengke. Yan ang itsura ng mga palengke noon. At dito na po yung Calle Crisologo. Ito, oh. Si ang ganda po. Cheers ulit. Ayan. Oh. Di ba mga te? Look at that, te. Beautiful, te. Oh, ang ganda ng ulap po. Si Noela May. Yan ang masasabi mo, girl. Ganda. Ganda. Alright. Calle Crisologo. Pinangalan kay Mena Crisologo. Na ninuno ng mga present Crisologo Singsons. Siya po ay isang delegate. Mena po, lalaki yan, ano? Siya po ay delegate of the 1899 Malolos Republic. Yeah, so, sa kanya pinangalan to. Street na to. Somewhere here is the Crisologo Museum. The Museum of Congressman Floro Singson Crisologo. Oh. May nagja-jogging din dito. Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Kasama natin si Noel May. At ngayon po, narito tayo ngayon sa Calle Mena Crisologo. Okay? Si Mena Crisologo po ay delegate of the Malolos Republic. Ninuno siya ng mga present political family dito, yung Singson and also the Crisologo family. No? At ang tawag po dito, ito yung sikat na ano, no, tourist district na maraming mga old houses. Ang tawag po dito ay Kasanglayan. Bakit? Kasi maraming mga Chinese dito tumira. Kaya Kasanglayan, no, the mestizo district, yung mga mayayaman ng Ilocos Sur ay dito nakatira. Kasama ni mga Crisologo, yung mga Sikya. Sikya ay naging asawa ni President Quirino, ang family na yan. Lumabas kami dito, talagang pinlano ko ng around 5:30 a.m. para makita natin yung sunrise, kasi ito yung wala pang masyadong tao dito sa tourist district, na ito yung pinakadinadayo, isa sa pinakadinadayo sa Vigan, Ilocos Sur. So, ganun din ay ano rin, ano, itong street na to, kaya madan dito yung mga mayayaman, kasi doon po sa dulo ng street na ito, ayun, dulo, yun, ay nandun na po yung simbahan ng St. Paul, o, San Pablo. Yung katedral ng San Pablo dito sa Vigan. So, ito makikita nyo na ang kinatawag na kalesa. So, di ba, sa reduksyon nun, pag ikaw yung mayaman, ay malapit yung tahanan mo sa simbahan. Ayun, so, yan yung makikita natin dito. So, sa ano na ito, sa Vigan. Yan. Tulad sa ibang mga bayan din, kung saan yung mga mayayaman, sila yung malapit sa simbahan. Nandyan na yung simbahan, nandyan yung plaza, dalawang plaza dito, Plaza Burgos, dahil dito pinanganak si Padre Burgos, at yung Plaza Juan de Salcedo, dahil si Juan de Salcedo, yung apo ni Apolinario, ni ano, no, ni Apolinario, ni ano, no, Miguel Lopez de Legazpi, ang siyang nag, ano, no, siya yung nag-conquer dito sa Ilocos Sur. Kaso pinugutan siya ng ulo, kinayaw siya ng mga itneg. O, si Juan de Salcedo. Tapos tinago yung ulo niya kasi puti siya. No? At parang yun yung trophy nila na napatay nila si Juan de Salcedo. Yung kwento ng mga Kastila, sabi, they admired the Ilocano, the Ilocanos or the itneg admired Juan de Salcedo so much na kinuha yung ulo niya nung namatay siya.
hindi kinuha yung ulo niya. Kinayaw siya. Yun, interpretation lang nila yon na parang they admired him so much, kinuha yung ulo. Kinayaw po siya. So, okay, muli, ako po si Xiao Chua mula sa Kasanglayan District, the Mestizo District, Kamistisuhan of Crisologo Street, Vigan, Ilocos Sur. Tandaan natin na yung Vigan, the city of Vigan, Ilocos Sur, may isang theory yung Vigan ay nagmula sa salitang biga, which is gabi, in local language natin, no? And Iloco kasi look. Merong yan, yung mga theories yan, no? Nakalimutan ko na iba. Pero ang kailangan maintindihan dito ay yung isa pang pangalan nung ano, no? Nung Vigan dati. Pagdating ng mga Spanish, nung dumating si Juan de Salcedo dito, pinangalan to doon sa apo ni Haring Felipe II. Diba? Pinangalan tayo kay King Philip II, kaya tayo Filipinas. So, Haring Felipe II, mayroon siyang apo na nategi agad ang pangalan nun Fernando. Kaya ang pangalan ng lugar na ito, yung Vigan, nung dumating yung mga Kastila, pinangalanan nila itong Villa Fernandina de Vigan. Villa Fernandina de Vigan, na eventually naging noble villa. Anong ibig sabihin ng noble villa? Ang tingin ng mga tao dito, ng mga Espanyol sa mga tao dito ay mga pinong-pino. Tulad ng noble villa de Pila, no? So ilan lang sa Pilipinas yan yung mga noble villa. So noble villa, naging noble villa tong Ciudad Fernandina, Villa Fernandina, na eventually, ayan o, rare sight, track ng basura yan. Hindi nyo nakikita yan sa tourist destination. So, ayan, Villa Fernandina, na eventually naging Ciudad Fernandina, no? De Vigan. And of course, eventually, Ciudad de Vigan, no? Vigan City. Alright? Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Time. Dito po sa Vigan, ayan, sinuela, may. Dito po sa Vigan, marami pong piedra China, cobblestones ang kanilang kalsada. Tawag dyan, piedra China. Yung piedra China ay bato, piedra, galing talagang China. Kaya piedra Peter, di ba? You are the rock. Oh. Rock yan, ano yan, stones from China yan, na ginagawa noon, napabigat ng galleon ship. Oh. So, eventually, ginamit siya as pang ano, pang kalsada. Ayan. Damage of the earthquake, no? July 27. Ayan. Pero ano, damage siya talaga yan, pero wala lang. Yan yung Vigan Longganisa. Ayan. Magtataka kayo sa mga industriya ng Vigan. May sukang Iloco, may magnet, may empanada, no? At ito Longganisa. Kasi sabi nila mahirap daw yung Vigan, mahirap yung Ilocandia. Pero sa totoo lang, rich kingdom ang Vigan noon, panahon bago dumating ang mga Espanyol, no? May trading yan with China. Problema, of course.